Yung magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat kung anumang oras nyo napanood tong video na to, Ralph GTV and welcome back sa aking channel. For today's video ay mayroon na naman akong ituturo sa inyo, gusto nyo bang malaman kung sino palaging nag-stalk or bumisita sa Facebook profile ninyo, kung gusto nyong malaman panoorin ninyo itong video ko na ito, at bago ko umpisahan kung hindi ka pa nakafollow pindutin mo na yan, para updated ka sa susunod na ganitong content. At mag-umpisa na tayo. Unang gagawin ninyo, pumunta kayo sa inyong Google Chrome. At pag na-open na ang Chrome, punta dito sa search bar sa taas, at e-search ang m.facebook.com. At e-login ang inyong account. Pag na-login na, punta kayo dito sa taas sa upper right dito sa tatlong dot, at piliin ang desktop site. Pag ganito na siya, naka-desktop site na siya, e-click ulit ang search bar sa taas. Pag na-click na ang search bar, e-click naman itong pencil sign mga ka-showboard. At palitan ang M ng www.facebook.com. Pag napalitan na ng www ang M, e-click ang search. At pag ganito na ang hitsura ng inyong Facebook, e-click ulit itong search bar sa taas tapos pencil sign na naman. At dito sa unahan sa HTTP, lagyan natin dito e-type ninyo ang view source. Tandaan mga ka-showboard, view source. Pag na-type na ang view source sa unahan ng HTTP, e-click ang search. Pag na-search na, dot ito yung lalabas, sobrang daming numbers, dot ito yung mga barcode ng Facebook mga ka-showboard. At i-click naman ninyo itong tatlong dot sa upper right. At i-click ang find in page, tandaan itong find in page. Pag na-click na ang find in page, e-type ninyo dito sa taas, dito mga ka-showboard, e-type ninyo ang available list initial data, tandaan available list initial data. Pag na-type na, i-click na ang search dito sa baba. At pagkatapos ma-search ito na yung makikita ninyo. Pagkatapos kung nakikita ninyo ang color orange, itong color orange e-zoom in ninyo, e-zoom in. Itong color orange yan yung available initial data, at kung nakikita ninyo itong katabi na may numbers na 15 digit, itong 15 digit, dot yan yung serial code sa Facebook ng last na bumisita sa Facebook natin. Kukuha lang kayo dito ng isang set ng serial code number, at i-copy ninyo, kailangan 15 digit ang i-copy ninyo. Pag na-copy na ninyo ang 15-digit code, punta ulit kayo sa search bar sa taas, at e-type ulit ang m.facebook.com. At lumabas na ang inyong account, diba? Tapos balik na naman ulit dito sa taas sa search bar. Diba m.facebook.com yan? Palitan lang ninyo ang m, palitan ninyo ng web, palitan ninyo ng web. Yan, ito na yung itsura sa Facebook ninyo. Pagkatapos i-click ninyo ito, itong search. Tapos i-type ninyo ang m.facebook.com. m.facebook.com, tapos slash, tapos i-paste ninyo yung na-copy ninyo na link. Pag na-paste na ang link, ito na po ang lumabas. At ito na ang hinintay ninyo mga ka-showboard. E-click ninyo itong people. Ito na mga ka-showboard, e-swipe ninyo pakaliwa, dot yan ito na mga ka-showboard, ito yung bumisita sa profile mo. Itong pinakauna ito yung palaging bumisita sa profile mo. At mayroon pang iba dito sa baba, dot ito din yung ibang pumunta sa Facebook mo. At yun lang mga ka-showboard, sana nakatulong itong video ko na ito. Once again, Ralph GTV, thank you, God bless.